Basag pa rin ba yung audio ko, bigor niya? Hindi masyado. May reverb ng konti. Mic check, mic check, mic, mic. Okay na ba yan? Stugs, stugs, ko lang pa. Ay, naku, maulan. Ang sarap matulog. Oh, ay, pero bago po kayo matulog, kasi iba tapos ng mag-dinner partner, ay makinig muna kayo. Nang sa gayon na imasiyahan naman po kayo, pag naku, sa kater pang bad news pala. Ano, pataas ng pataas ang bilang po ng nagkaka-COVID sa Pilipinas. May mga kakilala ko partner, naku. Positive. Positive. At yung siguro dalawa namatay. Ha? Grabe. Oo. Mga friendship ha. Eh, pero siguro mag-ingat po tayong lahat. Ang topic po natin, patatawagan natin kagad si Mayor. Magkukomersyal ako, ibibiti natin. Patawagan natin ang pinaka-pinuno ng mga alkalde sa Metro Manila. De facto na lang. Kasi hindi daw official yun, di ba partner? Oo, sabi niya utusan lang daw siya, di ba? Sabi niya, oo. Mamaya. Kasi bilang pagkilala yun, Alvin. Hindi naman siya yung pinakamatanda. Kung hindi, hindi ko alam kung paano. Basta siya yung hinirang nila, yung mga mayors. Pinakagurang. Pwede ba yun? Pinakagurang. Oldie naman. Di mas may gurang pa sa kanya. Hindi naman masyadong gurang si Mayor. Pangit, pangit yung salita. Oo. Gurang. Tignan ko lang po. Ah. Kasi may mga kumakalat na ngayong istorya na babalik tayo sa ECQ. Naku po, huwag naman po sana. Ano po, ah. Marami din pong maapektuhan kasi kapag nag-ECQ po tayo ulit. Di ba, partner? Oo, tama yun na mag-iingat tayo. Kaya lang, pag bumalik tayo sa ECQ, marami na rin po ang walang kapasok sa kanilang mga trabaho. Wala sila sweldo, negosyo, walang operation. Akaigigi ngayon na meron ng mga kumpanya na nagbukas, meron mga nakakapagtrabaho kahit nga 30% lang. Pero Diyos ko po, Diyos na mahabagin, huwag naman po bumalik tayo sa square one. Isang mga gandaan mapagpalayang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa SRO's question, reaksyon at opinion sa DZMM. Si Alvin El Chico po ito. Kasama po natin, namutya ng masa. Doris Bigonia in her house. Pwede ba yan? Hindi ba, guys? Basag. Minomodulate ko lang kasi. Sabi mo kasi. So dito pa basag pa rin. Babasagin na kita eh. Hindi pangit, hindi bagay. Parang kay Dr. Love ka lang na boses, no? Ang sagwa. Mas bagay tayo part the time dalawa, mas bagay tayo pampalengke. Doon tayo. Nagtatry may mga palengke, mga parking. Terminal ng jeep, terminal ng bus. Periyahan, mga ganun. Doon ang mga beauty natin. Actually, dati yan ang trabaho ko, yun doon sa mga periyahan. Yung mga nagtatawag ng tao para, dito kayo! Kumakain ng buhay na manok! Yung mga ganyan. O kaya sa beto-beto. Ba't na may commercial ako? 6 minutes. 6 minutes ipasok na kagad natin para tuloy-tuloy tayo, partner. Makakausap natin si Mayor Olivares kasi may emergency meeting sa MMDA. Alamin mo yan. Yan yung story mo bukas, ha? Mm-hmm. Baka pinagandaan nila, partner, na magbabak. Kasi bukas din pala i-anunsyo kung tayo'y, kung ano magiging estado natin pagdating ng AUKUS. Kung ano ba? MCECQRSTY? Mga ganun. Parang diba? WWLLLL. Parang ganyan. Ikaw magsabi ng L. L. Mershal, niyototo mo na naman ako. Ako, Mershal po muna. Sarila, sa ating pagbabalik si Mayor, sumali kayo sa ating punto isang minuto. Sa inyong palagay, dapat na bang ibalik ang Metro Manila sa Enhanced Community Quarantine? O, tawag kayo. 415-223, 415-2272, local 5671, 5672, 5673. Mershal muna. Okay. Naghahaponan ka man o natatrafik sa lansangan, kasama ka sa talakayan. SRO. Pag-relax na kulitan na tawanan para araw mo na may gumaan. Alvin El Chico at Doris Bigonia. SRO. Ano na sabi nitong si ICBTL, ang laki ng poke ni Alvin.
Pakipit po si Joe Atino ng Paco, Maynila. Ang ibig niyo sabihin yung t-shirt. Ay, mahilig ako sa Puki. Nilalantakan ko nga yan eh. Puki! Nasa Japan ako. Masarap yan. Kaya nga masarap Puki. Yung Puki. Ano ba sabi ko? Puki, ano ba sabi ko? Baka bawihin yung award natin. Napakaano mo ah. Congratulations daw, ang daming bumabati sa atin. Thank you po ah. Nanalo po kami sa ano, gawad tanglaw. Tanglaw. Na anong napanalo nating award, Bigonya? Excellence in Philippine Media Reportage. Oh, may ganun award ah. Thank you ah, gawad tanglaw. Thank you. Maraming salamat po. So, ibig sabihin, mga excellent yung ating mga reportage. Aha! And I would like to thank the award-giving body. So, ikaw kaya wag ka nang magagalit pag na-out yung storya mo. Kasi may award ka naman on reportage, di ba? Partida kasi na nga yun eh. Lagi nga akong out eh. Na-awardan pa. Oy, sabihan niyo ako pag nandiyan na si Mayor, remember 8:30 yung meeting niya dun sa MMDA, kailangan ano tayo ah. Maka may interview na natin siya kagad, partner ah. Ay, saglit. Oo. Pero umaw naman siya, 'di ba, partner? Ewan ko, ikaw. Tawa ka lang tawa. Eh, kasi itong si Cesar Abarice, nagulat daw siya. Kaya ano pa ba? Eh, sa Japan talaga maraming ganyan. Congratulations daw. Thank you ah, Cesar ah. Maraming salamat. Si Papa. Ayan na, partner, ayan na. Ay, ayan na ba? Na. Oo, sige. Kasi samantalahin natin to. Ay, okay. Kaya mo naman lambingin to eh. Pag nagmamadali na, baka ano na, kinakalabit na ni Jojo. Sabihin ko siya dali lang ha. Nasa linya po natin ang kinikilalang leader. Leader po ng mga alkalde sa Metro Manila, pero alkalde po ng siyudad ng Baranyake, Mayor Edwin Olivares. Hey, Mayor. Magandang Mayor. Sa inyo. Mayor, maganda gabi ho. Ayun. Okay. Ayan. Mayor, I understand. Meron po kayong emergency meeting diyan sa MMDA. Diyan po muna tayo mag-umpisa. Ano meron po? Yes, nagpa-imbita ka agad ngayon lang one hour ago, emergency meeting eh. Nagpa-imbita si Chairman Lim with all the members ng Metro Manila Council, yung mga mayor within Metro Manila. So mamayang 8:30 to 9 o'clock yung pagpasok po sa Zoom meeting. Ano po agenda? Ano po kaya yan? Anong package? Basically, wala pong binigay na agenda. Basta nakalagay ito sa invitation, emergency meeting. Oh. Ay, may connection po kaya yan sa COVID-19? Definitely, Alvin. Yan ay tungkol sa atin siguro most likely yung ating darating na katapusan tungkol sa quarantine at yung mga siguro mga binuktan na mga negosyo na proposal ng DTI sa IATF tungkol po sa mga ibang establishment. Most likely. Balita ko po kasi, Mayor, bukas mukhang i-anunsyo kung ano ang ating quarantine level pagdating po ng August 1. Eh, sa pantaha po ng mga ibang kababayan natin, mukhang babalik po tayo sa ECQ. Sa inyong kapantaha po, anong kutob nyo? Siguro po, yan po yung isang pag-uusapan po mamaya. Kasi kanina, binanggit po kanina ni GM, baka kasama po si Secretary Anyo doon po sa meeting po ngayon. So palagay ko po, isa po yan sa pag-uusapan po regarding po sa consensus ng Metro Manila regarding po dito sa pagbalik sa NDECQ o extension ng ating DCQ. Mayor, doon po sa bagong labas ng mga datos tungkol po sa ating mga kaso ng COVID-19, ang Metro Manila po ang lumalabas na talagang pataas ng pataas ang mga kaso. So, kayo po ba sa mga Metro Mayor, sa palagay niyo, pagka ganyan na paakit ang paakit, handa kayo na bumalik tayo sa ECQ? Nag-uusap-usap po kami ng mga mayor at consensus po namin, yung consensus po ng karamihan, yung majority, ay yung pong dalawang bagay yung bibigyan po natin ng pasindoris, yung ating healthcare at saka yung ating pong ekonomiya. Kasi alam naman po natin na Doris, hirap-hirap ng taong bayan. Pero we could not prejudice yung health protocol para nga malabanan natin itong ating COVID na ito. So naiipit po talaga ang ating pamahalaan eh. Dito po sa ating economic at doon po sa ating health protocol. Hindi, pero ano po isasuggest nyo po doon, Mayor? Ano, may middle ground ka bang isasuggest? O sakasakaling sabihin na hindi, ECQ na tayo? Magkakaroon ba ng consensus kung puro ECQ? Po.
Kasi yun po malalaman natin, Alvin, kung yun po ang consensus. Pero nung kami nag-uusap po ng in coordination po sa mga ibang mayor, kapag po kami sa Viber group po namin, karamihan po sa amin ay pumapabordo sa GCQ. Kasi meron naman po tayong authority ang binigay po sa bawat local government unit, yung ating tinatawag na localized lockdown. We're pinpointed or targeted kung sino po yung ating po mga barangay, sitio, kalsada o building na pwede po natin i-lockdown para i-contain po natin kung saan lang meron po tayong tinatawag na critical zone at hindi po yung buong syudad ang ating pong ilalagay sa lockdown. Meron so you would prefer, Mayor, you would prefer na gano'n na lang, pwede namang GCQ, tapos yung specific location or barangay na lang yung ila-lockdown. Pero generally, GCQ pa rin. Tama po, Aldin. Kasi basically, katulad po sa Parañaque, hindi naman po lahat ng 16 barangay po namin, meron po siyang critical zone. Meron po kami mga barangay na halos nagpa-plato na po yung ating mga COVID cases. Yung pong ating COVID. Ba't po natin isa-sacrifice yung mga barangay na ibang lugar na maganda na po siya at nagpa-plato na, yun lang po natin ilalagay sa lockdown, yung pong ating pong mga barangay o sitio na merong critical zone o pagtaas ng ating COVID. Mayor, sa mga pag-uusap po ninyo ng ibang mga mayors, particular doon sa mga sumunod doon sa ginawa ninyong calibrated lockdown or ano ba yung sinasabi ng ibang syudad like Quezon City at Navotas na meron ding lockdown na ganyan, may datos na po ba kayo para patunayan na yung mga ganyang klaseng lockdown ay epektibo? Opo, katulad po doon po sa Barangay BF, doon po ating lockdown po siya, hindi po siya buong BF eh. We identify lang po yung mga season na linaktan po natin. Nagkaroon po tayo na expanded testing po doon at immediately na-isolate po natin yung mga tao po doon. Noong po kami nag-lockdown po doon, ang aming na-test na nag-positive po umabot ng 180-160. Pero ngayon naka-recover na po, ang BF natin nasa 70 plus na lang po siya. So ano ibig sabihin, hindi po nakahawa yung po mga tao, naalis po natin doon po sa community yung po mga nag-COVID positive at nilagay po natin sa isolation facility. Okay. Ito po, situational, Mayor. Ano? Yes. It may or may not happen. Halimbawa po, nagpa siya ang kataas-taasan, balik tayo sa ECQ. Handa naman po ang mga alkalde na bumalik sa ECQ. Opo, kung ano po yung sasabihin ng ating pong IATF, ng ating national government, patutupad po yan ng bawat LGU sa Metro Manila. Patutupad so hindi po kayo, hindi po kayo parang aapila o huwag naman ECQ kasi sa ngayon nga naghihingalo na yung mga negosyo pag bumalik sa ECQ, naku tuluyang mamamatay kasi pinarating na po namin sa amin pong regional director po natin sa DILG yung consensus po ng ating mga mayor na talaga pong extended ECQ po ang gusto po ng karamihan. Ano daw? Extended GCQ. Yes, extended GCQ po. Yung po ang pinarating po namin doon po sa ating regional director po natin ng ating DILG kung ano po yung consensus ng nakakarami po. Mayor, kakibat po ng consensus nyo na yan, meron din po ba kayong prinisinta, kayong mga mayors na, sige, extended GCQ tayo, pero mas stringent, mas stricto ang gagawin natin? Yes, Doris. Yan po yung ating health protocol. Yung katulad po nung ating pong pag-i-implement ng pagsusot ng face mask, yung ating social distancing natin, physical distancing, pati po yung pag-i-implement po ng curfew na talaga po nga ito po i-implement po natin thoroughly talaga at kung sino po yung dapat mahuli, bibigyan po natin ng leksyon. What about po, Mayor, yung... Ay, sorry, paano? Sige, hindi, ikaw. Hindi, what about Mayor yung mga public transport? Yan ba gusto nyo ituloy? Kasi yung iba, pinayagan na eh. May mga jeep na nga na pinayagan. Ano po? Yan ba? I-recall muna, ano muna natin, ibalik muna natin sa dati? O hindi, okay lang yan. Kasi Alvin, sa amin, sa aming authority, doon lang po kami sa tricycle eh. Yung pong mga gypsy, mga bus, ang may under po dyan, LTFRB. LTFRB. Sila po ang may authority po dyan. Ang authority po ng mga mayor po ng ating LGU, doon po sa tricycle. At ngayon po, bumabiyahin na po yung ating tricycle all over National Capital Region. Pero may protocol tayong pinatutupad po doon sa ating mga tricycle drivers.
Pero mayor, workers po ninyo, ay sorry. Meron din po kasi sinasabi ang LTFRB at ang DOTR na depende rin sa pangangailangan ng bawat syudad. Kapag sinabi po ng syudad na kailangan na namin dito ng mga jeepney, pag-aaralan din naman po yan ng LTFRB at saka ng DOTR. Yun ang sabi nila, Mayor. Tama po, Doris. Kaya po makikita po natin, meron na po mga biluksan na jeepney doon po sa ibang ruta. Hindi po lahat biluksan, pero meron na pong mga ruta na biluksan po doon dahil po sa kanilang pag-aaral po doon, in consultation rin po sa mga LGU po, biluksan po yung ruta. Kaya unting-unti na rin po sila, binubuksan po talaga, pero hindi pwedeng biglain eh. Kasi nga, yung pong ating COVID natin, cases, ay dumadami. Pag biluksan nyo lahat yung ating pong mga public transport at hindi po na-implement yung ating social distancing, physical distancing, mahihirapan po talaga makontain natin itong crisis na ito. Correct, correct. Mayor, at saka isa pa po, kaka-anunsyo lang ng DTI kaninang umaga sa programa ni Manong Ted na parang pinapayagan yung mga ano, yung mga gym, mga leisure, massage parlors. Massage, ay paano ngayon yun? Kung babalik tayo sa ECQ, edi sarado na naman ulit yun. Sarado po yan, sarado po yun. At yung pong announcement po nila, bali 30% lang po ang occupancy, hindi po full occupancy po yun, 30% lang po yun. At hindi po papayagan po yan under ECQ o modified ECQ. Sa GCQ po, yung po pinapayagan po yan. Oo nga. So malamang bawiin yun or hindi maipatupad kung ilalagay tayo ulit sa ECQ. Yes po, tama po Ma'am Doris, tama po. By the way, Mayor, sa Metro Manila Council, di ba may record kayo dyan? Anong syudad ang may pinakamaraming kaso ng COVID? Quezon City ba? Yung Quezon City, siya po pinakamarami, pero kasi malaki po yung population po niya. Opo. Malaki po yung area po niya, malaki po yung population po niya. Ang maganda lang po sa atin sa buong Metro Manila, gumaganda na po yung ating recovery. Sa Parañaque po, ang recovery rate po namin, nasa 61% na po tayo ang ating recovery doon po sa lahat na nagkaroon po ng positive COVID. Ay, that's good to hear. Ano, kahit paano, partner, ano yan? Para kung swelo natin na kahit paano, mas marami din yung nakaka-recover. Pero sunod po sa Quezon City, sinong may pinakamarami? Manila po ang susunod po doon. Manila. Oh, dahil sa area na rin, malaki din yung Maynila. Yung population po nila. Yung population po nila. Yan. Although Parañaque is also big, Mayor, hindi ba? Malalaki po. Apo. Halos hindi na po kami nagkakalayo ng mga malalaki syudad katulad ng Pasig, Taguig, halos the same na po kami ng aming pong mga active cases. Sige. Partner, meron ka pa ba? Magpa-partnership okay na po kay Mayor. Mayor, siguro, ganito ang gawin natin. Ano po ang mensahe ng mga Metro Manila mayors, mga alkalde? Kasi marami nanonood sa atin, taga Metro Manila. Ang maraming pasaway, taga Metro Manila din po. Ano nga ang mensahe pwedeng manggaling po sa pinaka-leader ng mga alkalde sa Metro Manila? Go ahead, Mayor. Yes, Alvin, Doris, gusto ko lang po ipaalam sa mga sumusubaybay po sa atin na sumunod po tayo doon po sa ating health protocol. Unting-unti na po binubuksan po ng ating pamahalaan ng ating ekonomiya para magkaroon po tayo ng hanap buhay at meron pong kakainin sa araw-araw ang ating pong mga ang ating pong pamilya dito po sa National Capital Region. Pero hindi po natin pwede i-prejudice yung ating pong paglabas sa COVID at yung health protocol. Pag po lalabas po kayo, magsuot po tayo ng face mask, magkaroon po tayo ng physical distancing, meron tayong part 2 na pinaiiral at pa-implement po natin po ito. At yung pong mauhuli po dito, pasensya po, patutupad natin ng batas. Mayor, hindi pa naman sila kailangan maghanda para sa pagbabalik ng ECQ. Hindi pa naman po. Intay lang po natin yung ating announcement po pagdating po bukas. Agad sa makalawa. Okay. Sige. Ayan ha, Mayor, as promised, ha, saktong 8:30, nakawalan na. Kasi partner, ayaw niya na dapat magpa-interview dahil nga may emergency meeting. Nakisuyo na tayo, basta isakto. Pagpatak ng alas 8:30, bibitawan natin siya. Kasi, sinong pupulong sa inyo, si GM Jojo o si Chairman Lim? Si Chairman Lim po siya po nagpatawag ng emergency meeting. With sekretaryan niyo? Yun po sinasabi po kanina. At ako available sekretaryan niyo, pati ibang sekretary sasama po sa Zoom meeting. Naku, malakihan yan, partner. Bantayan mo bukas. Thank you, ha. Maraming salamat sa iyo. Salamat, Mayor. Salamat po, Dori. Salamat po, Alvin. Magandang umaga. Ingat lagi. Ingat lagi si Mayor Edwin Olivares ng Parañaque at yung kinikilala pong ano. Paano ba sa Tagalog yan, partner? Parang pinuno.
Pwede ba yun? Pinuno ng mga alkalde. Boss Chief. Oo, parang Boss Chief. Sasabihin ko sana, leader-lideran. Ibig sabihin na leader-lideran, hindi leader, di ba? Nagkukunwari lang leader, kaya siya leader-lideran. Di ba? Ako naman pangkalye talaga, Boss Chief. hindi pa naman daw po tayo kailangan mangamba na babalik po sa ECQ. Alam mo partner, yung mga manggagawang arawan, mangangamba yan. Pag bumalik tayo sa ECQ at nawala yung kanilang mode of transport, patay tayo dyan. Hindi sila makakapagtrabaho, hindi sila kikita. Ang tanong, may ayuda pa ba silang aasahan? Paano pa tayo maaayudahan? Bauna-bauna tayo sa utang. Magkano yung utang? Nakita ko yung kanina. 9 trillion pesos, SS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 
ang nauutang. Hindi bali po, pag nakabawi naman po tayo, dahil tayo naman po, ang bansang Pilipinas po ay hindi balasubas. So, okay. Pag nakabawi naman po tayo. Ang sinasabi mong balasubas, nakatingin ka sa akin. Alam mo, balasubas si Rero. Naalala mo ba si Subas si Rero? Naalala ko. Diba? Kasama hindi, yung, hindi yun bala Subas. So, ang dulo lang kasi Subas. Kaya Subas si... Buhay pa ba si Subas si Rero? Mukhang hindi na. Champoy, champoy. Eh, diyan kaya ako nag-ano, diyan ako nag-intern. Yan ang unang ano ko, exposure ko sa TV. Oo, sila ni Noel Trinidad. Noel Trinidad, si... Sino yung baba? Eh, si Tomas. Si Leia Salonga, andun din. Ano ba si Leia? Oo, kaya. Anong ginagawa niya dun? Kumakanta. Parang tinirin. Ano ba minakanta dati ni Leia, partner? The sun will come out tomorrow. Oo. Magaling na. Si bata pa yung si Leia. Magaling na talagang kumanta yan, di ba? Diyan ako nag-OJT sa Champoy, Champoy. Ikaw ba nag-train kay Leia sa singing? Oo. Kaya lang sumuko siya. Kasi hindi niya maabot yung range ko eh. Luka-luka. Sabi ni Richard, may si Gary Leasing daw nandun din. Ayun, si Gary Leasing. Oo, naalala. Magaling din yan, ha? Magaling din yan si Gary Leasing. Alam mo kung sino kasama. Yan, eh. Yeah, alam mo kung sino kasama ko nag-training, nag-OJT? Si Joel Torre. Ah, ay, tama-tama. Alam mo, pinapanood ko kanina ang Oro Plata Mata. Ah, talaga? Oo. Sino yung kasama niya doon? Ronnie Lazaro? Ronnie Hinares. Nag-invento ka na. Si Ronnie Lazaro nandoon. Ronnie Lazaro, oo. Yan, mga kasabayan ko sila noon nag-training. Si Peke Galiaga ang director noon. Kaya... Ay, kaya. Oo. Kaya nandun si Joel. Oo. Sina Sherry Hill. Ayun, nakikita ko. Kaya lang hindi ko natapos kasi 3 hours eh. Nasa kalagitnaan pa lang ako. Ako naman, nag-start naman ako ng bagong K-drama. Tigilan mo ako, bigo niya. Hindi kaya bagay dyan. Bakit ba? Napaka-harsh mo. Napaka-judgmental mo. Oy, bawal judgmental. Kabila yan. Bawal. Ay, ganun pa. Balita ko lagi daw ako nababanggit doon sa programa na yun. Eh, ikaw na ikaw kasi may award ka eh. Ganyan talaga pag may award. Oo, tapos na-out. Sabi ni Richard Mark, ang writer daw si Cesar Cosme. Sabi ni Philip Punla, pumanaw na po si Subas. Ay, sorry naman po. Thank you po, ha. Mami Dong Tan, salamat po. Ang dami nagko-congratulate. Oh, si Professor Xiao Chua. Tawa kami ng tawa sa sinabi niyo. Nagulat ako. Ano bang nakakagulat dun sa poke? Ikinakain naman talaga yun. Masarap kaya yun. May chocolate sa dulo. Di ba? Ayusin mo kasi. Ano sabi ko? Hindi nga, talaga matapang ka. Ano sabi ko? Okay, sabi mo. Pagkala kasi nakaspa. Hindi ba pwedeng Bisaya ako? Hindi ba pwedeng gano'n? E taga-Negros ako. Oh. But at the same time, kagawad tanglaw award ka. Kaya dapat mag-pronounce ka lang tama. Foki. F pala yun, foki. Sa yung bigo niya, puro kakaloko. Sabi ni Pia Tot, believe na talaga ako sa talent mo. Ha? Sayang ha, talagang hindi na matuloy ang pagiging darna mo. Doris, hindi na raw matutuloy ang pagiging darna mo.
Kapit lang tayo mga kapamilya, lahat po ay posibleng mangyari. Malay ninyo, maging Darna pa rin ako, kayo naman. At pinangahawakan ko ang pangako ni Direk Loren Jogi na ako ang susunod na Darna. Sabi niya? Sabi niya, oo. Sabi ni Bijoy, a sweet charm 76 watching po of course. At si Chris Berboalvin, hindi na dapat ibalik si ECQ. Saan man lugar sa bansa, dapat galingan na lang ng gobyerno yung contact tracing. Dagdagan ng maayos na isolation facilities sa mga nagpositibo at gawing stricto ang pagpapatupad ng mga safety protocols like wearing of masks and proper distancing. Yan. See, I can be the lover. Sabi niya si Leah Navarro daw at saka si Sherry Hill. Oo, naalala ko si Sherry Hill. Kasama din doon sa Champoy. Ay, kasi baka partner, katatapos lang. Ang mga anong year yun? 19 ano? Anong araw ba? Anong araw? Anong taon ako nag-80? 80 ano? 82? Kasi parang ganung year din yung Oro Plata Mata. Yung mga sinabi mo na sa Oro Plata Mata yun eh. Si Joel Torres, Sherry Hill, si Sandy Andulong was there. Very beautiful. Sandy Andulong. Sina Liza Lorena nandoon. Nakita ko. Phyllis Cuyugan. Sige, pagkatapos yung K-drama na pinapanood ko, tinatanong ni Phil Aranton, actually luma ng K-drama to, kaya lang si Yan Bin din, ano nga, Memories of the Alhambra or something? Alhambra? Lugar yun ah, lugar sa Spain yun ah. Ibig sabihin ang setting niyan sa Spain. Yes, oh, pero kaumpisa ko lang kanina, imbes na lugu-lugo ako kanina, nagganyan na lang ako K-drama. Saya pa. Kasi boyfriend ko yun si Yan Bin. Kala ko kasi na-out. Dahil yun lang ang pinakabuod. Na-out ako. O yan, sabi ni Joey Papa, kasama si Mitch Valdez sa Champoy. O si, nandun din si Mitch Valdez, Maya Valdez pa yan. Tapos may breast exposure siya dun. Kasi nung mga panahon yun, di ba, may experimental cinema. So, wala pa yung mga ano doon. No? Okay lang yung mga ganong scene. Kasi hindi naman talaga siya distasteful. Kung ba, parte talaga eksena. Siguro kaya ganito ako ngayon. Kasi ano eh, doon nga ako nag-training, yung Champoy. Comedy ba? Comedy. Kaya siguro ganito. Siguro kung lumalim pa yung pagkakaibigan yun ni Peke, baka kinast ka rin sa Oro Plata Mata, ba? Malay mo, may role na bagay sa'yo doon. Pwede. Ano? Oro Plata Tanso. Ako yung tanso. O si Caleb, baka monitor. Caleb Ingles, please congratulations to Ma'am Doris for award. Baby, pati ako may award din. Now we support ABS-CBN. Please say hi to Tita Carr, sabi ni Caleb. O, partner, thank you, Caleb. Ay, teka lang, isa na lang bago tayo makalimot, bukod po sa aming dalawa ni Alvin, si George Carino din po ay awardee. George, congratulations. Congrats, George. Vince Pulido, thank you. At si Brian DePaz. Ang ganda daw na Guarnes. Brian Guarnes. Maganda daw yung Brian Guarnes. Ano ka ba yung sa taas, yung nag-graphic sa atin? Brian DePasto. Ah, si Brian! Oo. Yung sexy. Oo naman. Partner, alam mo ba kung si kaya gusto kong mag-commercial? Bakit? Kasi pumayag sa atin si assistant, si Undersecretary Rosette Vergere. O, di ba ang tagal na natin hindi nakakausap yan? Rosie! Oo. Yes, kaya lang 8.45 pa ang kanyang gustong time. May gusto siyang time slot. Ayaw niya ng 8.30, 8.31. Gusto niya 8.45. Sakto. Mm-hmm. Dahil dyan, nais kong batiin si Jackie Romero. Pinapabati ng aking kapatid na si Pam, avid fan daw natin. Si Jackie Romero, maraming salamat sa iyo. At meron din pinapabati si Nikki. O, partner, gusto mo ba ng gulay? Ang gulay? Nagbebenta si Nikki ng gulay. Anong ang gulay? Gulay-gulayan. Anong gusto mo? yung kinakanta lahat sa bahay kubo. Ami, ganun. Hindi ako, ang gusto ko kasi sa gulay, mga madudulas. Mga saluyot, okra, alugbake. Okra Winfrey. Yan, yung mga ganyan. Meron yata binibenta si Nikki. Dahil dyan, bumili sa kanya si Jackie Dato, nagpapabati at nanonood daw sila sa atin. At ang kanyang kasambahay na si Beth Palingkod. Maraming salamat po sa inyo. Partner, may kalaman. Konting kalaman. Konting kalaman. Sabi ni Mark, the meaning of the name Pookie.
is cute person, used in English-speaking countries, German-speaking countries. Ang origins daw ay German. See? Oh, 999. Oh. Para may topak. Ano? So, pwede na ba ako mag-commercial? Sige, mamaya ako nalang basahin yung ano. Mamaya ako nalang basahin yung message ni Richard Mark. Oo, eh pero ano, tandaan po natin, so, kung mag-ingat po kayo, sinasabi ko po sa inyo, ay, totoo lang. Ang daming na, ano, na walang buhay, na napakalungkot dahil hindi mo mabisita, hindi mo mahatid sa huling hantungan, you cannot pay your last respects, di ba? Wala, walang ganun. Diretsong sunog. At, oo, at saka pakakaalala lang natin po, ano, ang dami na pong ospital na nagdeklara na sila na hindi na nila kaya na magtanggap pa ng mga bagong pasyente dahil punong-puno na po sila, umaapaw na po sa COVID-19 cases. Kaya kung ikaw, kunyari, normal tuloy, na aksidente ka or whatever, meron ka emergency, mahihirapan ka po eh. Lalo na kung COVID kasi talagang umaapaw na sila sa cases. Oh no! Oh no? Hindi na siya partner. Oo nga, bakit? Oo nga, hindi na ako magko-commercial. Kasi mawawala yan, alam mo naman yan, busy-busy yan. Pag pinakawalan pa natin yan, at partner, nakasmile siya ngayon. Oo. Napakamahal ng smile niyan, ng babaeng yan. Tinan mo, exactly. Nag-smilinging. Ha, nag-smilinging. Sige na, ipakilala na nga natin, partner. Mamaya tayo mag-commercial. Wala na tayong pakialam sa commercial, ha? Dito na muna tayo. Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Hi, ma'am. Long time no here, long time no see. Yusek, how are you? Good evening, ma'am. Magandang gabi po. Good evening, Alvin, and good evening, Doris. Yes, ma'am. Nice to see you smile again. Yeah. Pag may briefing siya, partner, at naka-monitor ako, binaviber ko siya, ma'am, konting smile. Kaya mo yan. Makasasmile naman siyang konti. Pero unang muna, Yusek, magpapasalamat po ako. On a personal note, tinulungan niya pa kasi partner yung isang office mate natin. Hindi ko nalang babagating kung sino. Yusek, thank you. Bagamat wala po talagang nakuhang kwarto, pero maraming salamat po kahit halos ating gabi na. At tinulungan ninyo. Thank you po. Wala, Yusek, walang kwartong nakuha. Grabe. Ang problema. Pero nadala, no, Alvin, nadala sa, nireport sa akin kinabukasan sa Jose Bilingad Hospital. Ah, so tinuloy nila yung Pampanga, ma'am? Opo, naka-confine na yata siya. Ay, salamat po. Thank you. Maraming salamat po. Siyempre, may privacy naman po yung office mate namin, kaya hindi ko nababanggitin. Pero thank you. Can you imagine, partner, taga Metro Manila? Walang bakante exactly. Dahil nasa dami ng kaso. Yun nga, ang bakante, Pampanga. Tinulungan po ng Department of Health. Thank you, Yusek. Ano? Yusek, punta tayo sa kaso. Totoo bang nauhusan na tayo ng China sa bilang ng mga may COVID? Para official na po sa inyo namang galing, Yusek. Hindi naman ano na ang sa China naman ay iba yung sa kanilang datos, iba yung settings nila. Yung sa atin, nakakakita tayo ngayon ng mga pagtaas no, in specific areas of the country katulad ng National Capital Region at katulad nga ng binabanggit natin, this is expected actually because we have eased out, ay nag-ease tayo ng quarantine at nagbukas tayo ng ibang sektor para naman mabalanse natin itong pagbibigay natin ng quarantine. So, expected, then of course, ang dami pa yung ibang factors na kasama bukod po sa pag-ease ng ating mga restrictions, nagkaroon po tayo ng obserbasyon na meron hong mga ibang mga kababayan na hindi nakaka-follow ng minimum health standards. And of course, the third factor would be the mobility of the population. So alam naman po natin ano, dito sa ating bansa, napaka-porous ng borders natin, palipat-lipat sa bawat probinsya, and that is a part of the factor no, that nagko-contribute dito sa sinasabi nating community transmission. Well, Yusek, para lang po ma-settle natin yung sa figure kasi marami ako sa social media nakikita na parang tayo na rin number one or malapit na natin maabot ang China o naubusan na natin. So ano po ang real score? Malapit na ba natin maabot or hindi dapat kinukumpere yun dahil magkaiba? Katulad nga ng sabi ko kanina, no, they have different numbers, they have a different setting at magkukumpara tayo, okay lang naman magkumpara because we are benchmarking. Ano. Pero dapat maintindihan din natin na magkakaiba po tayo ng sistema sa bawat bansa. Ibang health system ng China, ibang health system ng Pilipinas. Iba po ang kanilang mga kagawian
or culture, iba rin po dito sa atin. Iba rin po yung kanilang mga geography, iba rin po sa atin. So marami pong mga factors na kailangan natin ikokonsidera kung tayo ay magko-compare sa mga ibang bansa. Pero ma'am, as it is now, alarming, super alarming na ba yung nakikuha ninyong mga datos? Ito pong mga datos na to, no, nakikita natin, hindi natin yan ikakaila. Talagang na, nasasabi naman natin na, na talagang patuloy na tumataas ang ating mga kaso in specific areas of the country. At sinasabi nga natin, National Capital Region talaga yung epicenter. Talagang nagtatala po tayo ng almost 1,500 and more. Every day, nag-a-average po tayo ng ganyan. Pero kailangan, tignan natin, balansihin po natin. Ang atin pong mga numero, pag tinignan natin, ang mga active cases po natin, almost 90% are mild. About 8 or 7% are asymptomatic. So ang matitira na lang po doon, iyon po yung mga critical po talaga na merong may sakit. So ito pong mga ganitong datos, kailangan naiintindihan ng ating mga kababayan, no, na hindi tayo kailangang nagpapanik kapag nakakarinig tayo ng malaking numero. Tignan muna natin kung ano yung disaggregation niyan, ano ang estado ng mga may kaso. Pangalawa po, tignan din natin yung mga pagkakamatay. Kasi po iyan ay napaka-sensitive na indicator dito po sa pandemyang ito. Pag tinignan po natin yung mga namamatay, ano, ang atin pong case fatality rate ngayon is about 2.3%, no, for today. So mababa po yan, ano, at pag kinumpara po natin nga yan sa ibang mga benchmarks natin, katulad nung sa mga WHO na binibigay na standards, mababa naman po itong case fatality rate. Ibig sabihin, yung mga namamatay dahil sa COVID dito sa ating bansa. At makikita po natin yan na bumababa po yung trend natin when it comes to death. So napaka-importante po yan para mabigyan ng emphasis, no, itong ginagawa nating response ngayon. Bagaman ang mga tao talaga flocking the hospitals, they are being admitted. Pero pag tinignan natin, mas namamanage na po natin ang mga kaso natin sa ngayon. At mas yung survival rate po natin, ano, pag tinignan natin yung case fatality rate natin, ay mas mataas po kaysa sa dati. So having said that, ma'am, meron pong inaasahan na anunsyo bukas kung tayo po ba ay magbabalik sa ECQ or MECQ. Ano po ang magiging stand ng recommendation ng DOH patungkol dyan? Kami naman po ay nakikipagtrabaho, no, sa Interagency Task Force because it is the Interagency Task Force which really is mandated, no, to provide the recommendations to the President. So ibig sabihin, hindi lang po DOH ang ating tinitignan dyan. Ito po ay collective decision of the Interagency Task Force. Also, hindi lang po health indicators ang tinitignan ng ating Interagency Task Force. Tumitingin din po yan sa ibang sektor, katulad po ng ekonomiya, katulad po ng security and as well as the social aspect of this pandemic. So lahat po yan binabalanse, pinag-uusapan at pinagdidesisyonan. So bukas po natin malalaman lahat yan. Pero ang DOH po, ano ang stand? Tayo po ay nakapagbigay naman po, no, ng analysis natin sa ating Interagency Task Force na i-present po kahapon. Aantayin po natin ang Interagency Task Force para maglahad niyan. Okay. Yusek, sabi nyo kanina, ito resulta ng pagluwag. Mm-hmm. Kaya yan dumadami kasi naluwag. So, saktong luwag lang bang nangyari sa atin? O nasobrahan naman tayo sa luwag, kaya sumirit pataas yung bilang? Alam mo, hindi natin masabi, Alvin, kung sakto, kung maluwag masyado, kung masyadong restrictive. Ang safeguard kasi natin dyan, no? Unang-una, ang sinasabi nga, no, ang Philippines, very stringent tayo pagdating sa mga quarantine measures. Sinasabi na yan sa mga pag-aaral ng mga eksperto. Pangalawa, sinasabi na rin ng mga pag-aaral galing sa economic side na aside from health, kailangan pagtuunan ng ekonomiya. Kasi kung wala yung ekonomiya, nakikita rin natin that it can also cause the increase in other diseases. Also, it can cause hunger. So, kailangan natin balansihin. Ngayon, nung ginawa natin itong pag-iis ng restrictions, we had safeguards. Meron tayong inilagay na safeguard, oo,
ipapatupad natin ang pag-ease ng restrictions, pero kailangan ma-comply ng mga tao ang minimum health standards. Kaya po lahat ng settings, naglagay po tayo ng mga minimum health standards para sundin at para i-comply ng mga tao so that infection will not happen. So ito po dapat ang kailangan natin maisagawa, no, to better enforce this compliance of people to minimum health standards para maka-jump na pa tayo papunta dun sa new normal na sinasabi po natin. So Yusek, sa mga nagtatanong or nagwa-wonder, ano po ang paliwanag, bakit siya pataas ng pataas ng pataas kung ginagawa naman po natin ang lahat para ma-prevent ang spread niya? Ano bakit siya taas? Di ba parang wala naman na hindi siya bumababa? Tuloy-tuloy lang yung taas. Ano po ang explanation nun? So, maraming, katulad ng sabi ko sa inyo, no, na pag-aaralan namin, marami po tayong factors na maari po nating i-attribute, no, dito sa mga nangyayari sa atin ngayon. Tinignan po namin yung mga kaso natin mula nung nag-umpisa tayo. Nung nag-umpisa po tayo, ang source ng infection natin was really imported cases. And we know that people coming from the other countries, sila po talaga ay sila yung mga nagkasakit, no? So these were imported cases. But came March, April, nakita natin na nahaluan na, no? Lumiit na yung porsyento ng mga imported cases na sinasabi natin. Lumaki nung March and April and until early May ang OFWs na source ng infection. Lumaki rin doon yung sinasabi natin na mga clustering of cases, no? Ito yung mga nangyari sa mga jail, nangyari po sa mga institutions. And then towards the end of May and until June, nakita na po natin that most part, no, most of the infections are happening in communities, and this started our community transmission talaga, na nakakita na po tayo ng mga clusters sa iba't ibang mga local areas natin dito sa country. So pag tinignan po natin yung ganyang analysis, no, with that kind of sources of infection, masasabi po natin, no, na yung mga factors niyan, unang-una, yung mobility is very important. Nandiyan na ho yung may imported case tayo. Ngayon, tinatawag din nilang imported, no? Yung manggagaling sa province A, pupunta sa province B, imported yan pagdating sa province B. Katulad nga po ng ating mga kababayan na umuwi ngayon sa kanilang mga probinsya. Isa na po yan, ano? Pangalawa rin po, yun po mga kababayan natin na umuwi galing abroad tapos uuwi rin sa kanilang probinsya. At yun naman pong iba, hindi naman talaga sila locally stranded, pero gusto ho nilang umuwi rin sa kanilang pamilya. So this kind of mobility, nakapag-contribute po yan. At katulad nga ho ng sinasabi ko kanina, malaking bagay po yung community transmission. Alam nyo po, ang community transmission, napakalaking factor, no? Kasi po, especially in our communities, no, na alam natin crowded. So isang tao lang po ang magkasakit sa kanilang bahay, madali pong maipanghawa yan sa iba. So kaya kailangan very strict tayo sa protocol. Kaya natatandaan nyo po, lumabas about 2 weeks ago, yung issue on home quarantine, ano, na sinasabi nga natin, dati pa natin yung sinasabi na nakalahad yan sa mga iba't ibang polisiya, sinasabi natin sa mga local government, since April pa ho na ilabas na. Na mag-home quarantine ka lang kapag makakapag-comply ka dun sa standards. Meron kang sariling kwarto, meron kang sariling banyo, ikaw ay mababantayan ng ating mga local officials, wala kang vulnerable na kasama dyan sa bahay. Ngunit nakita po ng ating mga kasama, no, the National Task Force also, through their monitoring, marami pa rin po ang nag-home quarantine kahit hindi nila kayang makomply ang condition na to. So ito pong mga factors na to has led, no, bukod sa pag-ease ng restrictions, ito po yung nakikita natin mga factors that may have contributed dito po sa pagtaas ng ating mga kaso. So parang mali po ang pagkakaintindi nila? Parang mali yung pagkakaintindi nila sa procedure ng home quarantine? Mali or hindi talaga kaya. For example, doon sa mga slum area. One bedroom affair. Oo, yung mga ganyan. Opo, hindi naman po sa mali ang pagkakaintindi nila, no? Minsan po may mga tao na hindi na po talaga na-identify maigi ng ating mga official at doon na lang sila talaga sa bahay. They took it on their own na they will quarantine themselves at home. May mga ganyan po tayong pagkakataon. At malaking factor din po yan, ano? Alam niyo po tayo mga Pilipino, no?
yun pong chismis, no? Ba mga kapitbahay, pag nagchismis na may COVID, nilalayuan, dinidiscriminate, marami mga sinasabi. So marami ho tayo naririnig ng mga ganitong kwento kung saan ang ating mga kababayan ay natatakot, sabi na may nararamdaman sila dahil nga po dito sa stigma na nilalagay natin sa sakit na ito. Ma'am, sa palagay mo, yung kagaya ng in-implement ng ibang syudad na calibrated lockdown, would that help? Yes, ma'am. Actually, ma'am, kaya naman tayo nagkaroon nitong pag-ease ng quarantine. Kasi sabi ko nga, may safeguard naman tayo eh. Kung masusunod lang natin yung minimum health standards, okay po tayo. Pangalawa, binigay po yung authority na mas malaki sa local government. I-assess nyo, i-monitor nyo yung lugar nyo. Sa tingin nyo, yung kalya na yan, kailangan nyo isara, isara nyo. Pero hindi natin kailangan isara ang buong city para lang sa isang kalye na mayroong mga kaso. Para hindi naman napaparalyze din ang ating hanap buhay at nakaka-move around pa rin ang tao. So that was the objective at iyan po ang ginagawa natin. Even in other countries, nag-work po ito sa mga ibang bansa no, na nakapapatupad ng mga ganitong localized lockdowns. Eh para partner sa ganyang pananalita ni USEC, parang ang dating sa akin, pwede din na hindi na tayo bumalik sa ECQ. Kasi pwede pala yung gano'n, yung localized lang na lockdown. Hindi ba USEC? Kasi ang pinag-usapan natin, ang kaban ng iba, baka bumalik tayo USEC sa nauna natin na ECQ. Yes, actually nung atin pong yung IATF ay nakapag-decide no, that we will have this GCQ and then modified GCQ sa mga iba't ibang lugar, ang sabi ko nga, may safeguard naman talaga no, na hindi naman natin pababayaan na wala tayong control sa sitwasyon. So nandyan na po yung pagpapatupad ng minimum health standards and pangalawa, at talagang we rely on that, is na we rely on the wisdom of our local government officials. Pag mas kilala nila, mas alam nila ang nangyayari sa kanilang lugar. Pag sa tingin nila, kailangan nilang isara ang isang kalye o di kaya ang isang building dahil sa mga kaso, as they have that authority na para gawin yan. No? Kailangan lang po dumaan sila sa Regional Interagency Task Force para may check and balance din po tayo para dyan. But we think that by implementing this, no, sa tingin natin ay makokontrol naman natin kahit na meron tayong mga ganitong pag-ease ng restrictions. Mm-hmm. Ma'am, meron pong... Sige, partner. Go. De, meron kasi, ewan ko, yung plano ng DTI ba, partner, na buksan yung mga ibang establishmento gaya ng mga massage parlors, mga cinemas, gym. Mga gym. Ma'am, sa palagay mo, tama yun? May wisho ba sa ganun? Pinag-usapan po yan ano, sa ating interagency task force and yan naman po ang napag-agrihan ng ating mga kinatawan ng ating mga interagency task force sa mga national government agencies. Pinag-aralan. Ang sabi ko nga kung ano man po ang mabubuksan natin in the future or maybe tomorrow kapag nag-desisyon, kailangan lang po ma-enforce natin yung standards na sinasabi natin for health. Noon una pa lang ho nagpalabas tayo ng minimum health standards, kasama na po lahat ng settings, kasama na po lahat ng sektor. We have minimum health standards for massage parlors, for example, for workplaces, for churches, for these different settings na meron tayo. So kailangan lang mong ipatupad lang talaga, sumunod ang mga tao para naman pumabuksan itong mga sektor na sa tingin nila ay kailangan para sa ating lipunan. Pagasundin nyo yung guidelines kasi inilagay yan dyan. Nang sa ganoon, ma-enjoy pa rin natin kahit limitado lang ang mga bagay na yan, pero may panuntunan. Na hindi pwedeng bara-bara na lang. Ano po? Partner, may tanong ka pa ba? Magsishift topic ako. Sige, go. Hindi tungkol lang. Pwede mo ba kaming bigyan ng update, Yusek, kasi 8:58 na po eh. Update doon sa vaccine, kasi inaantabayanan din po ng ating mga kababayan yan. Nasang banda na po ba tayo doon? Meron na bang light at the end of the tunnel at this point? O malabo pa yun? Waiting pa rin. Actually, ang vaccine is the light at the end of our tunnel, no? Kasi sabi nila, kapag may bakuna na tayo, tayo ay magkakaroon na ng better na management for this pandemic. So dito po sa mga bakuna, ang ating gobyerno no, ay nakikipagtrabaho na and trying our best para makasali po tayo sa iba't ibang mga trial na meron tayo dito sa buong mundo. Sa buong mundo po, wala pa po talagang bakuna na nakakatapos ng clinical trial na sinasabi.
meron akong almost 200 yata na vaccines all over the world na ini-introduce, pero these are all in the clinical trial phases. There is this about mga parang mga 40 na bakuna na nandyan na, no, na nasa phase 2 and phase 3 na po ng clinical trial. And dito po sa atin sa Pilipinas, meron na po tayong apat na kausap, no? Tatlo po galing sa China, isa po galing sa Chinese Taipei. Ito po yung mga bakuna na medyo advanced na rin naman ang kanilang stages sa clinical trial, and it will benefit the country. Unang-una kasi makakasama po tayo dun sa pag-aaral kung ito po talaga ay magiging ligtas at saka magiging effective against COVID. And also, magkakaroon po tayo ng opportunity when we do that because those included in the trial would have that advantage of having no these supplies ahead of the other countries. Pangalawa po, priority. Yes, of po. Meron na po tayong ganyan, no. Pangalawa, sumali rin tayo dun sa WHO solidarity trial for vaccines. Again, these benefits will be for the government again because pag sumali po tayo dyan, WHO, no, of course, would be a part of this mga pag-aaral sa mga bakuna at makaka-go ahead din po tayo dyan for the benefit of the Philippines. So, pag sumali po, tayo, Yes. Sige, so, tapusin niyo, sir, pangatlo. Sige po, sir. Meron akong pag-uusap, no, and DOST is spearheading this, na may mga kinakausap na tayo, yung mga COVAX facility, which is international na group din po, kung saan dito pinag-uusapan na kung paano makakapag- makaka-capacitate ang bawat bansa, no, para makapag-locally produce nitong mga bakuna. It might be na hindi ka-capacitated ngayon, pero tutulong na po sila hanggang makarating tayo dun sa stage where we can also locally manufacture vaccines, not just for COVID but in the future for other diseases. So ito po yung sa stage natin ngayon sa bakuna na meron tayo. Sabi niyo po kasali tayo, may mga ano tayo, may mga agreement ano po. Does it follow na kasali din po tayo sa human trials? Kasi naalala ko po nung nag-cover ako ng Dengvaxia. Partner, naalala mo yung Dengvaxia? Oo. Kinover ko yun sa ano sa France. Kasali ang Pilipinas doon sa human trials. Isa tayo sa mga bansa kung saan sinubukan yung vaccine na yun bago siya naging commercial. So ganun bang mangyayari dito, Yusek? Pwede tayong masali sa human trials? Yes, alam mo Alvin, pag sinabi nating phase 3 ng clinical trial, sa tao na po sinusupuna. Yan ho tayong apat na phases ng clinical trial. Kapag nag-uumpisa po ang clinical trial, like for example sa phase 1, sinusubukan yan sa mga hayop muna, no? Nakikita natin yan sa mga laboratories. Pagdating po sa phase 2, sa tao na po yan, pero konting tao pa lang. Dahil sinusubukan kung if it's safe, no? It's safe to be given to people. Ang phase 3 po, ito na po yung pangmalawakan. Libo na po ang i-include natin sa phase 3 clinical trial para makita po natin kung talagang effective siya against COVID-19. So ito po yung mga phases ng clinical trial, and yes, sa tao po sinusubukan kapag nandito na sa phase na ito. Gaano katagal po, ma'am? Question. No, wait, partner. That is not the question. My question is, kasali ba ang Pilipinas sa human trials? So pinag-uusapan na yan, ano, Alvin, ano, pinag-uusapan na yan katulad nung sa mga sabi ko nga, nakakausap na natin yung apat na medyo nasa phase 3 na sila nung clinical trial, yung apat na manufacturers na to, at pinag-uusapan na kung ano ang magiging proseso. But definitely, pag sinabi natin sasali tayo dyan, ibibigay po yan doon sa ating mga identified na mga tao dito po sa ating bansa. Kaya nga po, so... O kasama tayo. Hindi, para lang make sure kasama tayo sa iti-test. Well, I'm not saying na mali 'yon, ano, kasi talagang nangyayari po 'yon. I'm not trying to imply that. What I'm trying to say is kung kasali tayo, edi that's kasali tayo, pero may balik naman 'yon dahil isa naman tayo sa mapaprioritize sakaling maging effective. Tama po ba, ma'am? Kaya ang tanong ko sa ngayon at this point, kasali ba ang Pilipinas sa human trials? Yes, kasama po sila. Kasama tayo sa phase 3 clinical trial, and that will happen, and that is part of the process kung saan sa tao na po binibigay ang phase 3 clinical trial. Thank you. Doris. Hindi, yun lang ang tanong ko, gaano katagal pa po yan? Kasi medyo mainipin ako eh. Gaano katagal po yun, yung phase 3 na sinasabi ninyo? So pinag-uusapan pa lang ko ngayon, ano? Katulad ng apat na sinabi ko mga manufacturers, ito po ay nagkakaroon na tayo ng mga
pag-uusap kung paano gagawin at saka mga arrangements. Kapag po na-finalize ang mga agreements, and then tayo po ay pwede na mag-umpisa. But definitely, gusto ko lang ipaalam sa lahat, hindi po mabilis ginagawa ang mga trials na ito. Kaya nga po, wala akong makapagpangako, no? Sabi pang internationally, baka titignan natin early part of next year, titignan natin kung meron na tayong maipoproduce. Pero tignan lang ho natin, no, kung ano po yung magiging process, no, kung gaano katagal tayo makikipag-negotiate, no, with these four manufacturers. Pero sa tingin ko po, ito pong WHO Solidarity Trial for Vaccines, baka mas mauna po ito kaysa dito po sa apat na ito kung sakali. Ay, sana naman, mabilis. Pero sa kasakali, Yusek, na nandyan na yan, realistically speaking, yan po ba'y magiging libre para sa lahat? O hindi realistic na lahat tayo mabibigyan yan eh? Well, titignan ho natin. Ano? Alam naman natin na pag international na po yan at lahat naman po ng bansa ngayon ay nangangailangan ng ganyang bakuna. Kaya nga po pumuposisyon na ang DOH para po magkakaroon po tayo ng supplies pag dumating po yung panahon na yan. So titignan po natin, hindi ko pa humasabi kung gaano kadami at kung sino po ang magiging target population natin dito po sa ating bansa. At kung libre po? Definitely, ang gobyerno naman po kapag ganyan, meron tayong National Immunization Program. So tayo po ay nakakapag-provide especially for these diseases na kailangan natin masugpo dito sa ating populasyon. Apo, kung magada strategy, Yusek, will be targeted. Kasi hindi naman pwede yung 110 million Filipinos, turukan natin ng vaccine na yan. Yes, so titingnan natin, ano? Titingnan natin, Alvin, hindi ko masabi, but definitely we do targeting. Opo. At saka kung gusto mo, magkano ba yung mga usually, magkano presyo ng mga vaccine ni Yusek, kayo doktor po kayo, ano? Halimbawa, nagpaturok ako ng flu vaccine. Magkano yun, yung isang ganun? Hindi ko na alam ang mga presyo ng vaccine. Din yun, ano? Alvin, I'm sorry, oh. Yes, when sa tingin ko libo, pero meron naman tayong libreng bakuna na ganyan sa gobyerno, yes, ay nagsipikay. Yes. Opo, punta na lang sila sa health center, libre po 'yan. Ayan. Okay. Anyway, pwede okay salamat. Ka na. Oo, okay na ako kasi there's always a light at the end of the tunnel. Pag-usap natin si Yusek. Yusek, thank you ah. Pasensya ka na, makulit na naman kami ah. Ang dami actually ng tanong. Correct. Nanaiya naman ako dahil ang binuko naman diyan. Pero nakasmile na si Yusek eh. Natutuwa na ako pag napapasmile natin siya. Oo. Si Ma'am Luz De Leon kasi, sabi niya, sana po kada Pilipino ay ma-injectionan ng libre. Ayaw pong mag-commit ni Yusek. And rightly so, because baka hindi po kayanin ang budget natin. I-times mo, kung may calculator po kayo dyan, Ma'am Luz, ano po? 100 million. 100 million muna para madali i-multiply. Times... ay kailangan ano pa lang, ano kayang multiplier natin na estimate, Yusek? Mga 1,000? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Pero million times 1,000, ang laki nun. Opo, pakisabi lang kay Ma'am Luz, no, na ang atin pong hangad naman sa ating gobyerno ay mabigyan tayong lahat. So titignan nga po natin kung ano yung magiging palakaran para makapagbigay tayo ng mas exact information sa mga dadating na panahon. Okay, sige po. Partner, isipin mo lang, kahit tigda dalawang tweet tayo para matanong natin kay, samantalahin natin na nandyan siya. Sabi ni Romanoff, pakitanong po kay Secretary Vera, hindi pa po siya Secretary. Gawin na natin. Ano ba? Matatanggal ba ko siya, sa trabaho sa inyo? Kaya nga kinureko naman kagad, ma'am. Hindi, Romanoff, hindi siya Secretary. Yusek, regarding po sa board exams for physician, ang mga doktor, pati po ba yun? Ay iba pang board exam po hanggang December 2020 kung ano yung protocol? Sa'yo ba yun? Yung mga doktor nag-i-exam? Yes, sir. Ito po yung board exams ng mga doktor, no, which usually happens during August or I think it's really August. Pag-desisyonan po yan, no, baka matutuloy, ngunit tinitignan pa rin kung ano yung magiging proseso natin, kung paano natin yan maisasagawa, considering na libo-libo po yung mga nagtetest ng mga doktor kada taon at kailangan po natin makontrol yan at magkaroon tayo ng tamang pamamaraan kung paano sila makakapag-test na meron po tayo mga safeguards or health standards na ipapatupad. So tuloy o hindi tuloy? Nabasa ko noong isang araw na matutuloy, pero antayin po natin ang tamang announcement.
Oh, pero hindi naman po yan DOH. Na, di ba tama, Yusek? Yan ay PRC, PRC, no? But it's the IATF po kasi. It's IATF which decides. So, tingnan mo natin yung mga ano, pag-announce nila in the coming days. Okay, partner? Partner, ikaw muna kasi nag-crash yung aking telepono sa dami ng pumasok na messages. Sabi nung isang texter, Yusek, hindi po kasi silang nagsasuggest na ibalik sa ECQ. Wala pong ganun. It's a collective decision of the Interagency Task Force. Ang DOH may input lang. Pero hindi pwedeng magkumpas o magbikta. Tama ba, Yusek? Hindi yan ang nagdidikta niyan, hindi DOH. Tama ba? Yes, sir. We provide the recommendations but it has to be a collective decision. Mm-hmm. Okay. Sabi naman ng isa, magagarantya ba ni Yusek Berhere na kung bumalik sa ECQ ay bababa ang bilang ng mga nagkaka-COVID? Kaya ba yun? Pag bumalik tayo sa August 1 sa ECQ, bigla bang bababa ang bilang? Wala tayo, no? Hindi pa natin masabi kung sakasakali, no? Kasi katulad nga ng sabi ko, hindi lang naman talaga quarantine ang sagot para atin maibsan itong pagtaas ng mga kaso. At sinasabi din niya ng eksperto, community quarantine is just one of those multitude of interventions. Ang pinaka-importante pa rin po is individual behavior. Kailangan tayo lahat sumunod eh. Kailangan natin mag-ugas ng kamay, kailangan natin mag-mask, kailangan natin gumawa ng physical distancing, palakasin nyo po yung sarili nyo. These are behaviors that are expected from each individual. Kung magagawa po natin lahat yan, sa tingin ko po, magagarantsahan ko po kayo, bababa ang kaso natin. Mm-hmm. Si Eric Louis, Eric Liz, nabasa mo na ba, partner? Mm-hmm. Ah, sabi niya, ma'am, si Dr. Berhere, maraming video na kumakalat sa FB ng mga US doctors swearing to the effectiveness ng paggamit ng hydroxychloroquine, zinc, ano naman, and natanong Citromax. Oo, para, hindi ba bago, maski si Donald Trump, pinaano niya ulit itong hydroxychloroquine. Meron po ba talaga na effective po? Actually, natanggal na po siya. No? Kasali siya, ang hydroxychloroquine ay kasali dati dun sa WHO Solidarity Trial for Drugs. Pero after maybe about 1.5 or 2 months ago, tinanggal na po natin siya dun sa trial kasi binigyan na ng rekomendasyon ng WHO base sa kanilang pag-aaral, no, dun sa mga ginagawang trials na hindi po siya nakakabigay ng tulong dun sa mga ating mga critical patients, no. So tinanggal na lang po siya kasi may side effects din yan para hindi na po magkaroon pa ng iba pang additional implications para sa mga pasyente. Okay. Partner, last sa'yo, last sa akin ha. At sabi ni Jing ng QC, pakitanong po kung may papatupad yung simplified terms regarding po sa quarantine. O buti ni-remind mo ako, Jing, dapat itatanong ko to kay Yusek eh. Sabi ni Dr. Susie kasi, dapat madaling maintindihan, hindi yung MECQ, GCQ, ACQ. Parang magulo. LMNOPQRSC. Yan mga ganyan. Hindi ko po yan masagot, no? Because it's an interagency task force term. Sila po yung nagbigay niyan. At katulad nga ng sabi ko, hindi lang po DOH ang naandan. Pero ipagbibigay, alam ko po sa ating IATF, ito po mga komentong ito. So hindi kayo, hindi DOH ang nagsabi na MECQ, GCQ, CI, modified GCQ. IATF. Hindi sa hindi DOH recommendation yun. It was part of the collective discussions and decision. Kasama po ang DOH doon. Pero pagka papalitan natin yan, kailangan dadaan ko sa IATF. Okay. But do you agree with her na mas simplified, mas better, mas madaling mag-gets ng tao? Pag pumunta po tayo sa local governments, no, sa mga komunidad, of course, gusto natin mas simple ang ating pagpapaliwanag, ang mga termino para mas naiintindihan ng tao, mas sumusunod po sila. Pero ito namang mga definition na ito, really, mga implementers po ang gumagamit niyan. Diba? Yung MGCQ, it's a guide for implementers. So ang kailangan lang at importante ng komunidad na malaman na simple, no, is the behavioral part na sinasabi natin na kailangan gawin ng bawat isa at saka ng bawat pamilya. Okay. Partner, okay na ako. Yusek, it's always a pleasure talking to you. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. Maraming salamat din po. Natutulog ka pa ba? Palaging tinatanong sa akin yung partner eh. Natutulog ka pa ba? Sabi ko, natulog ka, di ba? Natulog din ako. Yusek, palagi ka nakikita sa TV araw-araw. Natutulog pa po ba kayo?
Nakakatulog naman. Okay, thank you. Alexa, thank you, partner. Thank you, Pa. Thank you. Stay safe, Ma'am. Department of Health Undersecretary Rosario Verherre. Maganda ko lang nakasmile si Yusek, partner. Okay na. Kasi, hindi, ano yan eh, simangutin yan eh. Hindi, tsaka pag, ibig sabihin, pag nakasimango dyan, ibig sabihin wala siyang good news sa atin. Kapag medyo ngumingiti, medyo okay-okay pa tayo. Kasi partner, ano nga, terror daw kasi yan, sabi ng isang kilala kong nagdo-doktor. Talaga? Oo, teacher yan. Oh. Ako, alam mo, hindi ubra sa akin ang mga terror. Alam mo bakit? Eh, hindi ako papasok. Nakwat siya na lang. Ganyan ginawa ako nung kolehiyo eh. Former BIR Commissioner Kim Inares is in the house. Partner, sabi niya, iba daw ang studio looks ko. Hindi, nasa bahay lang ako, Kom. Oo. Si Richard Mark, sabi niya, dapat huwag ibalik sa ECQ. Kawawa naman ang taong bayan. Gawan dapat ang paraan ng LGU sa ang sitwasyon. Huwag pabigla-bigla ang desisyon. Isipin natin ang mga apektado. Yes. Mm-hmm. Oh, yeah. Diego Jose Ramos is in the house. Partner, kailangan ko mag-commercial. Ang dami kong utang. Yung hanggang 9, hindi ko na ipasok at ito 9:30. Sandali lang po, commercial ha. Tawag po kayo mamaya sa atin sa ating punto isang minuto. Ang tanong, anong ang tanong, partner? Payag kayo? Ibalik? Dapat ibalik. Sa inyong palagay, dapat bang ibalik ang Metro Manila sa Enhanced ECQ. Community Quarantine ECQ. Tawag po kayo 3415-2272 local 5671-5672 at 5673. Commercial. Naghahapunan ka man o natatraffic sa lansangan, kasama ka sa talakayan. SRO. Pag-relax na kulitan na tawanan para araw mo na may gumaan. Avinel Chico at Doris Bigonia. SRO. Ayan nag-viber itong si ano, si dating BIR Commissioner Kim Inares, sabi niya, I think more than anything, there should be a clear plan in whatever state of quarantine we may be. If there is a clear plan that will bring us out of this calamity and we are assured that it will lead us to that state, then I think people will be willing to sacrifice a little more. So parang gustong sabihin siguro ni Commissioner Kim, hindi naman kasi malinaw, ano ba yung strategy? Ano bang game plan? Ano bang gagawin natin para sa lahat? No? Kaya, what's the plan? Oo. Wala. Inanap naman natin sa zona yun. Lalo masinabi doon na, nito tayo ah. Wala eh. Tawag ikaw ah, ito position mo ah. Parang basketball, di ba? Oh, this is ka. Me, this is you, ha? Ano. Wala, ganun. Wala po eh, wala. Hi! Sa FB Live po natin, si test ng Bacoor, positive ang dalawang niece ko. Nag-self-quarantine na lang with own room but shared toilet. Ginagawa naman nila lahat ng disinfection every time gagamit ng banyo. Need pa ba lipat sa facility? Merong mga ano, sabi ni Yusek Verhere, kung meron po kayo mga kasama doon na vulnerable na yung or basta may mahahawa kayo na vulnerable, eh mukhang dapat ilipat ninyo ng you're so vulnerable. Ganun yun, di ba? Like China in my hand, you're so vulnerable. Ganun yun, di ba? Kanta yun. Kanta pala yun. Sabi ni MJ Felipe, leche flan ang flan. Oh, galing mo ah. May pawiti ka na naman ah. Gubernador. May ambag lagi yan si MJ Felipe. Rick Enrique, kung ganyan ang sistema na locally lockdown, bakit lalong tumataas ang infected? Pero mga ibang factors po, kagaya nung marami ba na po ang nasa labas, yung mobility natin, etc. Pero napansin mo, yung mga sagot naman ni Yusek, due respect, no? Hindi siya direkta, partner. Yung kumbaga, may mga qualifications. Correct. Yung kanyang mga sagot. Kasi maingat siya eh. Pero kasi, siguro, ang pinaka magdidesisyon kasi at ang pinaka mapapakinggan o aakyat doon sa Pangulo ay yung IATF. Sinasabi, lagi niyang dinidiin na sama-sama ang kanilang pagdidesisyon. Collegial ang kanilang desisyon.
Si Vince Pulido, sabi niya dati lagi 200 to 300 lang yung average case. Ngayon 1K to 2K. Parang controlled naman ang reported cases. 85K na cases. Ano ba target natin? 100K up? Para masabi ni Madam na panic mode na tayo. Di by nature, si Yusek Guerrero kasi, hindi siya yung tipong mapanic. Di ba partner? Kumbaga sa acting, pag in-analyze mo na naman, mga Jacqueline Jose siya. Oo. Pagka panic mode na siya. Talaga, magsishift na siya sa Vilma Santos mode. Hindi, actually, partner, feeling ko hindi. Feeling ko kung magsishift man yung acting ni Yusek, ano lang siya, Cherry Pie. Cherry Pie Pikachu. Ngayon kasi Jacqueline Jose siya, di ba? Oo. Pag na panic mode na si Yusek, Cherry Pie mode siya. Eh paano kung talagang... Feeling ko yung mag-Vilma Santos na pag-panic na Vilma Santos yung mode, feeling ko si Harry. Uy, ginagaya mo na ako, ha? Ginagaya talaga kita. Na, ibig ko lang sabihin, pag kasi pa, di ba sila mga spokesman yun eh. Oo. Si Harry, may parang may intense mode. Harry, partner Harry. Ah, Harry ba? Ano sabi ko? Harry. Ano sabi ko? Harry. Ano ka ba? Sa Brit, ganun kami mag-pronounce. Harry. Ano pa na? Harry. Harry. Oh. Brokey. Oh. May intense mode kasi siya pag nagsasalita siya. Yun doon ko lang naman nililibel. Si Guerrero kasi kung sa mga line parang more sa flat si Harry parang gumaganon-ganon yun. Kaya pag panic mode na siguro si Harry baka ang acting nun Vilma Santos na sa dulo pag panic na talaga. Diba? Oo. Tapos pagka nananawagan na siya magsishift bigla sa Nora Aunor mode level ng acting, di ba na? Ano ba decibel? Para may dolphin? Oh, hello nga pala sa'yo. Wanna change? Ano nga pangalan niya? May Paner? Hello? Nagkasama kami nung Asona. Ang galing ni May Paner. Ano? Kung kuha niya, may ano pa siya eh. May galing. May ano tawag mo doon? May mga props. Yeah. Oo, props. Oo. May, thank you, May. Salamat. Sabi ni MJ Felipe, partner, saan ba ang Kalma School of Acting ni na Berheri at ni Sir Carlo? Ayan, si Carlo Katigbak. Ayan. Jacqueline Jose, all throughout, partner. Diba? Hindi ako pwede doon? Agad ako, sipa agad ako doon sa acting school na yan? Sabi ni MJ, ang sa'yo daw, Jacqueline Jose, pwede ka. Start. Yung start mo, Jacqueline Jose. Okay. Tapos, Rina Reyes School of Acting. Kailan mo ba si Rina Reyes? Hindi mo si Rina Reyes. Nakalimutan ko na. Hindi, magaling. Kulot-kulot ang book noon. O, di ba MJ, tama ako? Kulot-kulot. Nagkukontrabida din yan. Kulot-kulot, parang si Matet. Ako, wag mo ako mamatet-matet, ha? Huwag mo akong dinadaan-daan sa mga Bible passages, ha, Matet, ha? Takot ako! Sayin? Tuloy mo, basa. Jaisel Bea Riza, pasample nga Ate Dorin sa tinuro mo kay Lea Salonga, please. Sige, dahil due to insistent public demand, ang tinuro ko lang kay Lea kung paano ang enunciation niya. Lalo na pag kumakanta siya sa Broadway, ganyan. The sun will come out tomorrow. Uy, ganun ba si Leo? Hindi naman ganun kumanta. Ang galing, agaling sa enunciation nun. Kaya nga hindi siya masyadong... Kaya hindi siya masyadong ang naging successful kasi hindi niya sinunod ang mga turo ko. Ang kamal ko! Buti alam mo. Honest naman ako eh. Idol ni Irene Alcala yan. Magwawala yan, ha? Sabi partner ni Ho-Ho, natatandaan mo ba yung TV series na Flipper? Ah, yung Dolphin, ha? Itago na lang natin siya sa pangalang. Ikaw talaga, Ho, pag ako na, ano dyan, ha? Nadali dyan, ha? Go, partner. Maraming salamat dun sa lahat ng nag-congratulate sa amin ni Alvin. At teka lang partner, mamaya isa-isahin natin yan. Kaya nag-crush yung aking telepano eh. Hindi ako na maayos mo yan dahil magko-commercial ako eh. Tinatanong ko nga si EJ, bakit 7 pa? Hindi sa ayaw ko ng 7.
Isabi mo 2 minutes lang eh. Gusto ko na maraming commercial, pero gusto ko lang makasigurado, ha? Sabi ni Eric, happy listening kay Mama Aurora at Ira na nakatutok lagi from Malolos, Bulacan. Oh, nag-message sa atin yan, partner. At si Rick Aningat, sabi niya, Sir Alvin, para mabawasan yung nahawa sa COVID, ibalik nila yung franchise ng ABS-CBN. Para yung mga tao nasa loob na lang ng bahay nanonood. Wala kasing libangan. Oo nga, nasa control room na pala. Pwede din, ano, may punto din siya. May puwent. May puwent, may tuldok. Si Mia Liora, sabi niya, if maluwag ang mobility and halos bukas na ang ekonomiya, ano ang saysay ng localized lockdown? Disiplina and proper hygiene is the key yata talaga. Congratulations po sa inyo. Salamat po. Okay. Ay, may patrol reports pala tayo eh. EJ, i-viber mo ko, ano nga yung tama? Kasi ang earlier mong mensahe, 203. Yung ano, kasi iba pa pala to. Meron pa nga pala akong ano, before 9:30. Yun ba yun ang tinutukoy mo? But anyway, ako muna. Radio Patrol 41, Jeffrey Anais. Jeffrey! Kaya will makit na sa 9,392 ang bilang ng mga Pinoy sa ibang bansa na nagpositibo sa COVID-19 ayon sa Department of Foreign Affairs. Ito ay matapos makapagdala ang kagawaran ng 87 na bagong kaso ngayong araw. 21 sa mga bagong kaso ay naitala sa Asia-Pacific region, 54 sa Middle East at Africa at 12 sa Europe. Sa kabuang bilang, 3,265 ang sumasailalim sa treatment o active cases. Labing isa naman ang nadagdag sa bilang ng mga nasawi sa Middle East o kabuang bilang na 666, habang 35 ang nadagdag sa bilang ng mga gumagaling o kabuang 5,461. Sa tala ng DSA, pinakamaraming nagpositibong Pinoy sa Middle East at Africa sa bilang na 6,690, 1,103 sa Europa, 894 sa Asia-Pacific region, habang 705 sa Amerika. Ito Radyo Patrol 41, Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News. Thank you. Salamat. Maraming salamat. Next naman, tawagin natin si Radyo Patrol. Okay lang ba ano? Magmensahe lang ako. May mga may nag-message kasi sa akin sa Messenger, ano. Eh wag naman pong paulit-ulit pagka dami-dami ng mensahe, oh. Lalo hindi ko mababasa dahil malilito na po ako kung alin diyan. Tsaka wag niyo po akong diktahan. Mabablock po kayo, sinasabi ko sa inyo. Go, partner. Radyo Patrol 55, Ara Perez, 400 na bagong contact tracer sa Caloocan, sumailalim sa training. Ara, ito ba yung mga chismosa ng bayan? Ara. As a tourist, Kuya Alvin, hindi sila machismosa. Nagsanay na itong apat na araw. Itong nasa 400 bagong contact tracers ng Caloocan. Sa Facebook post, sinabi ni Caloocan Mayor Oka Malapitan, kabilang sa kanilang bagong contact tracers, yung mga psychologists, encoders, volunteers, mga dentista at nurse, at Barangay Health Emergency Response Team. Ayon kay Malapitan, pangunahing trabaho ng contact tracers na tukuyin ang mga nakasalamuha ng COVID-19 patients, alamin ang mga naging aktibidad ng mga pasyente mula ng makaramdam ng sintomas o ng ma-swab test. Sasailalim din sa swab test ang mga matutukoy na close contacts ng mga nagpositibo sa sakit. As of July 28, may 2,189 COVID-19 cases sa Caloocan. 59 dito ang new cases. 1,201 ang recoveries, habang 109 ang namatay sa sakit. Ito ang Radyo Patrol 55, Ara Perez, ABS-CBN. Ara! Ate! Yung sa pag-contact tracing, anong klaseng training ang ginagawa? Hindi nila na-specify, ate, yung mismong kanila sa training, no? Pero sabi initially, ang ginagawa dito sa contact tracers na Team Rain ay tinuturuan sila kung paano makipag-usap o mag-interview sa mga residente ng Caloocan na nagpositibo sa COVID-19 sa kanila tutukuyin yung mga nakasalamuha nila. Okay, follow-up question. Nag-apply ka ba? Hindi naman, ate. parang may trabaho pa naman siya. Hindi. Bakit ganyan na lang ang halakhak niyang batang yan? Hindi ko alam. Bakit? Maulan ngayon, Ara, alalahanin natin. Kunik ba? Pag ganito umuulan, gagala yan.
Yun na nga. Oo. Rampa kung rampa. Yes. Walang rampa. Hoy! NR. NR. Ara! Kuya! Ara. Ayan. Yes, oh, extra kuya. Ka na. Sige na. Extra ay, na. Radio Patrol 55, Ara Perez, ABS-CBN. Thank you. Salamat. Mm-hmm. Project Patrol 55, Ara Perez. Thank you po sa lahat po ng mga nag-tweet sa mga congratulations. Maraming salamat po. Pwede tama nga si ano, tama si EJ, ako yung mali. Bakit? 7 minutes nga. So siguro kung 7 kailangan na natin yung pisahan, baka marami na naman tumawag, patay tayo ha. Ang tanong po natin sa inyong palagay, dapat namang ibalik sa enhanced community quarantine ang Metro Manila dahil sa tumataas na bilang ng mga nagkaka-COVID? Tawag po kayo 3-4-1-5-2-2-7-2, local 5-6-7-1-5-6-7-2 at 5-6-7-3. Marshall muna. Okay. Relax na kulitan at tawanan para araw mo na may gumaan. Alvin El Chico at Doris Bigonia. SRO. Traffic sa dansangan, kasama ka sa talakayan. SRO. Sabi ni Gina partner, sabi niya, Sir Alvin, so ano na nga po yung emergency? Ano na yung emergency meet? Hindi, sabi nga namin ni Doris, meron yan, meron yan. Alam ka namang magkumustahan lang sila. Oo, baka alam ka namang magtanungan sila. Mayor, ano ba yung kumusta yung binibenta mong leche plan? Pwede pa ba ako mag-place ng order for Friday pickup ba? HM, sabi naman nung isa. HM po. Sabi niya, PM is key. PM is key. Oo, kaya meron yan po. Ano ba yan? Bukas ilalabas naman po. Ongoing pa raw po. Ongoing, sabi ni GM Jojo Garcia. O, sabi ni Madam Kim Inares ulit, sabi niya, there is a special training for contact tracing. There is an online course by several university, among them Johns Hopkins University, and it is for free. O, yun naman pala eh. Mayroon palang ganun eh. Para matuto kayo, di ba? Si Mark, ang simpleng mamamayang Pilipinong kagaya ko po ba ay pwedeng humingi ng breakdown ng utang ng bansang Pilipinas na napakalaki ng 9 trillion? Oo, malamang hindi. Pero hindi ba pwede natin yang itanong? Hindi ba at mga ganyan ay meron tayo? Pwede mo itanong, wala namang problema dun eh. Magtanong ka ng magtanong. Ang tanong, sasagutin ka ba? Pero meron nga tayong FOI, di ba? Freedom of Information? Oo. Oo, tama yung partner. Sa papel, maganda yung pakinggan. Ano po? Pero yung to the last centavo, may magpapaliwanag sa'yo, I doubt it. Sabihin, realistic. Oo. Sana po ba napunta yung inutang natin? So, ang sagot lang nila, huyo po. Sabi ni Arnold D. Guzman, may kutob akong kilala ko ang nangungulit sa'yo sa Messenger. May ka-Arnold, ayaw mo na. Hindi, yung sa akin lang, hindi kasi kami close. Tigilan mo, huwag mo ako diktahan. Black po, tapos sa istorya. Go partner. Sabi ni Mark, easy partner ang puso. Sana naman daw magkaroon ng Twitter account si Dr. Love para mas convenient ang pagme-message. Kamaya tanungin natin siya. Mm-hmm. Eh, sa mga apo siguro niya meron. Ha? Sabi ni Jay Salonga, congratulations. Sa palagay po namin, hindi na kailangan ng mag-ECQ ulit dahil sa dami na po ng mga gumala, mahirapan na makontain po. Ang dami pong na... Ano ba? Hindi ko maintindihan dyan yung sulat mo eh. Sabi niya, ang dapat po siguro kailangan ma-educate pa po ng mas mabuti ang mga tao para maging responsable. Tulad ni Nojay, pangalanan mo yan. Ano ba na? Dapat i-push natin, partner, ano, yung sinasabi na simplehan na lang yung mga level, yung mga imbis na MECQ, LMNOP, QRS, TUV, WX, Y, and Z. Siguro pwede yung mga kulay na lang. O yun, yung red alert, ganyan-ganyan, orange, ganyan. Kung hindi pa rin maintindihan, pinakamataas na level, tigok, yung mga ganyan. O yung mga ano partner, yung mga nature. Halimbawa, ang pinakamataas doon, sabog ng vulkan. Yung mild lang doon, yung parang monsoon rain. Pag talagang matindi, tsunami.
mga ganyan. Pero para mas gusto ko yung ano, yung tigok. Oh, medyo gokti ka lang yung ganon. Parang paka-harsh naman nun. Grace San Mateo. Congrats po sa inyong dalawa. Blowout naman po. Naku, Grace, hindi na uso ngayon mga blowout. Bawal. Bawal mag-celebrate. Oo. Age Defiant, maraming salamat sa pagbati mo. I Can Be the Lover, ganun din. Sino pa ba? Evelyn Dulce at si Pierre Tot, maraming salamat. Sige, partner, tuloy mo. Baguio Stories. Ano yung Baguio Stories? Sad but true. Hindi ko alam. Sino pa to? Teka lang. Si Ron, hindi ako agree na balik tayo sa ECQ. First, yung ekonomiya natin lalong maghihingalo. Dumaan na tayo sa ECQ noon pero hindi naman natin na-contain ang virus. Virus po. Extended GCQ na lang din. Maybe think out of the box and be more creative sa pag-handle ng pandemic. Okay. Si Shanti 20, nabasa mo na to? Hindi pa. Mas okay siguro if maglalabas ng info ang government not only how to prevent but also paano mag-self-assess if infected ka na ba ng virus at anong gagawin if infected. Yun pa nga po yung problema. Kaya mag-ingat po talaga kayo. Totoo yung partner. Doon, nagpasalamat ako sa kanya. Pag kayo po ay na-diagnose na may COVID, Yung ospital, wala na pong ano, wala nang lugar partner sa inyo. Kita mo yung kaibigan ko sa Pampanga, nakakuha ng referral. Sa Metro Manila, partner. Sus Mariose, buti na itakbo pa doon at buti meron pa sa Pampanga. Medyo malapit-lapit sa Metro Manila. Malapit ba yun? Eh, layo naman yun. At least meron na at hindi ka na kailangan lumipad or whatever, di ba? Pero napakahirap po talaga na magkasakit. Hindi lang po ng COVID na yung ibang mga sakit-sakit. Kasi nga, punong-puno na ang mga ospital. Kaya mag-iingat po tayong lahat. At saka isa mo pang problema, halimbawa lang, nakapasok ka sa ospital, nakakatakot din kaya yung ospital kasi ang dami ding bakterya at virus dun. True, mas madalas nakakakuha ka ng sakit doon sa ospital. Bumisita ka lang doon ka kundalo na kung meron ka ng ibang mga underlying, anong sawang doon, partner, underlying, eklat. Ano? May underlying illness, may vulnerabilities. Yun. Ikaw ay compromised. Yan, oo. Eh, doon ka talaga makakakuha ng sakit. Kaya kailangan po talaga umiwas tayo sa ospital. Paano? Tayo ay mag-ingat. At paano pa? Tundin ang lahat ng mga protocols. May mga iba sa atin talagang guilty sa ganyan. Minsan hindi na natin nasusunod pero kailangan po nating bumalik doon sa itinuro sa atin nung una pa man din nung mag-ECQ tayo. Importante po yan talaga. Pwede na nandyan na si Steven, no? Kung okay, naga-Cebu yan. Sige. Nandyan, oo. Nakita ko. Sige, intro mo ngayong punto isang minuto dyan, ano, EJ. Pindutin mo dyan. Ano nga? EJ! Ang iyong mga saloobin sa loob ng isang minuto ating pagkasyahin. Say it in just one minute para di ka namin putulin. Punto isang minuto. Pardon, si Miliora, nakita mo ba yun? Nag-post siya ng picture ni Rina Reyes. Hindi ko nakita. Oo, kasi hindi yan yung Rina Reyes na naalala ko. Naalala ko may pelikula to, kulot-kulot yung buhok. Baka nagpahila na siya ng buhok. Yung Rina Reyes ba, ang nanay niya parang artista din, parang ganon? I think so. Sige, mamaya, kumusta yun? Hindi yan kapatid ni Jing Reyes, iba po. Hindi rin po konektado kay Michael Reyes. Bakit nanonood, nakikinig ba si Bossing? Hindi naman. Reyes lang po ang apelido niya. Hindi din po siya kapatid ni Connie Reyes. Iba din po yun. Hindi ba rin yun? Nanay po yun ni Vico. Yes. O di kaya si Chot Reyes, iba din po yun. Sino naman si Chot? Ano ka ba, coach yun? Basketball? Reyes. Okay. Hindi rin lalo konektado, sabi ni EJ, sa Reyes Barbecue. Nasabi ko, may entry na naman yung bata. Ibig sabihin yan, Pat, na nakikinig siya sa atin. Pero pag sabi sa banter eh. Pero pag sinasabi mo, lagay mo nga yung pangalan sa chat, ayaw niyang kuminos. Kasi mana yan kay Ricky Reyes.
Ang dami mong alam na Reyes. And speaking partner. Of Ricky Reyes, partner, nag-guest namin si Mr. Ricky Reyes, show namin ni Royal Freshness. Partner, nanonood siya sa atin. Wow. Oh, nanonood siya. Thank you, Ricky Reyes. Mm-hmm. Oh, thank you. Thank marunong. You. Marunong talaga sa ano, sa pera. Alam mo yun, nakapagsubi, nakapag-invest na maayos. Di ba, partner? Ngayon, natulong na sa kapwa. Correct. At isa pang nakikinig sa atin, alam mo kung sino? Sino? Papa Awel Paz. Wow, Papa. Miss you na. Miss you so much. Ah, nakakamiss si Papa. Ano? Partner, ano? Oh, Awel. May ingat ka lagi. Ingat ka lagi. Oo. Si Melvin, meron ding ambag. Meron ding entry. Hair cutters daw. Abnorm. Si Chris Darbo, meron din. Ano? Baka asawa daw ni Efren Reyes. O pwede nga naman. Pwede. Sabi ni Maki Boy Santiago, si Rina Reyes yung apo ni Paraluman. Ayun, dyan siya nga nanay. Nanay niya si Baby O'Brien. Yun, naalala ko na si Rina Reyes. Hindi naman siya kulot-kulot partner na malamatit. Hindi naman. Naulit-ulit mo na naman yung matit, ha? Tatot ako eh. Sabi ni Trisha, there is a term for hospital acquired illness, nosocomial disease. Nosocomial disease. Why do you think bihira sa hospital workers na nagkakasakit sa daily exposure nila? It's because they know standard precautions. I don't agree with going back to ECQ anymore. Thank you, Trisha. Parker, tawagin mo na si Steven to. Okay, Steven, hello. Steven ng Cebu. Hello, magandang gabi po, Ma'am Doris, at magandang gabi po, Sir Alvin. Maayong gabi, Steven. Meron kang one minute para sabihin sa amin, sa palagay mo, dapat na bang ibalik tayo sa ECQ? One minute, Steven, go. Para po sa akin, data speak for itself, no? Dapat po ibalik sa ECQ kasi... kung niyo po mapapansin, nung inalis na po yung ECQ, ang NCR at noong hindi na nagpatupad ng ECQ ang Cebu City, pumalo ng mataas yung infected ng COVID. So with respect po sa sinabi ni Yusek na hindi solusyon ng ECQ, so bakit nagkakaroon ng localized lockdown? So aminin na lang po natin na hindi kaya ng ang ECQ because of economic reason. So gaya po ng sinabi ko noon na hindi po talaga PNP at EFT yung nagpapatakbo ng ekonomiya. To be totally honest na lang po, ang reason behind bakit hindi tayo naibalik sa ECQ is economic problem. Wala ng pera yung gobyerno. Wala ng pera yung tao. Yun lang yun. Pero kung may pera yan, siguradong mag-i-ECQ dahil yan ang effective way para ma-implement yung Steven, social media. So yun lang po. Maraming salamat po. Opo, thank you. Thank you. Steven po yan. Maraming salamat. Sabi ni George Mundo partner, nanay naya ni Rina, si Baby O'Brien. Thank you. Sabi niya dapat ibalik sa ECQ Metro Manila, masyadong madaming pasaway. Ginagawa na ngayon yung localized lockdowns pero pataas ng pataas pa rin. It doesn't work. Mm-hmm. Next partner, ikaw na rin kumuha. Ikaw na kumuha sa lahat ng yan. Sa tatlong days. Harold ng Makati, hello. Good evening po. Good evening, Harold. Good evening, meron kang one minute para sabihin sa amin. Sa palagay mo, dapat ba tayong ibalik sa ECQ? One minute. Harold, go. Sa opinion ko po, siguro hindi na po dapat ibalik sa ECQ ulit. Kasi po, may economic implications po yan eh. As it is po, nag-i-cause na po ang economy natin. So, mas mahihirapan po tayo kung ibabalik pa po sa ECQ. Ang nakakalungkot lang po kasi is, parang habang tumatagal, yung mga tao, parang nakakalimutan nila na may COVID pa. Nagiging, ano na sila, lax, nagiging lenient na sila. So, hindi na sila gaanong sumusunod sa mga health protocols na pinapaalala sa atin. So, ang gaya nga ng sabi ng guest before na si Dr. Tayag, di ba, dapat kapag lalabas ka, isipin mo na dapat hindi ka makakahawa. So, dapat lahat ng tao, ganun po ang mentality na ayaw nilang makahawa. So, sumunod po tayo lagi sa mga protocol, magsuot ng mask at saka maghugas ng kamay or mag-alcohol at saka huwag po tayo magtikit-tikit. Ganun lang po kasi yun, maiiwasan po natin. Salamat po. Thank you, Harold ng Makati. Ang galing naman ng bata. Partner, may isa pang entry si EJ.
ano na naman? Reyes, di ba? Rina Reyes. Ano, uh-huh. Sabi niya, Jose Reyes Medical Center. Mali ka naman, AJ. Dahil ang apelido niya, Center. Di Reyes. Reyes. Hindi. Sayo. Halina. Next, Nico ng Quezon City. Hello, Nico. Hello. Yes, good evening, Nico. 1 minute, Nico, ha? Dapat na bang ibalik sa ECQ ang Metro Manila? Go, Nico. Yes, actually, kailangan na ibalik ang NCR sa ECQ. Wala na tayong choice eh. Kasi tayo na naman yung pinakamataas na confirmed cases in the past days. Well, actually, sayang yung 2 months lockdown dahil yun nga, kulang sa mass testing, kulang din sa contact tracing, saka at the first, in the first phase talaga, yung government talaga natin, hindi naging lax. Dahil yun nga, nung nang first case dito sa bansa natin, wala silang ginawa. At saka, ang dami nilang inutupag, like yung ABS-CBN shutdown nga, and then yung pagpatalim sa kritiko. Yun lang ang aking palagay. Thank you, Nico. Maraming salamat. Thank you. Nico po yan ng Quezon City. Sabi ni Jay Salonga, huwag na po mag-ECQ para makauwi na po ako sa Cebu. Ang tagal na hindi na uwi nito si Jay, partner ng pamilya, nasa Cebu. Eh, ha? At nagpapabati din daw si Eric Falcon. Joey Papa, hello Joey. Governor. Okay. Nakutong si Richard Merck talaga itong friendship ko na ito. Hi, thank you Richard Merck. Maraming salamat. Mm-hmm. Eh, kung si Dr. Laban tanungin natin, kung ano. Brother June? Yan, sige, andyan na pala. Oh. Brother June, gusto mo bang sumali, Brother June, sa aming punto isang minuto? Anong tanong mo? Ang tanong ay, in 1 minute, sa iyong palagay, dapat na bang ibalik ang NCR sa Enhanced Community Quarantine? Yes or no, and why? Wala naman difference. And kung ano mga letters ang ginagamit nyo, wala naman kayong plano. From day one, dapat may plano na anong gagawin natin. Eh ngayon, popular na ang Pilipinas sa Southeast Asia yata, number one tayo. Hinahanap ko sa inyo yung plano nyo, ano ang plano nyo, paano natin aatakihin ang kalaban natin. Ang kalaban natin ay yung yung COVID-19 na yan. Kung ano nung mga inaasikap nyo, hinahanap nyo yung titulo ng ABS-CBN. Kung ano mga... Unahin nyo muna. Ang dami nagkakamatay na. May hugot ka na naman, ha? May hugot. Pero galing sa puso ko, Doray, di ba? Pero ang sagot lang nila, Brother June, PM is key. Congratulations muna sa inyong dalawa for winning Gawad ng Lao. Oo, alam mo, hindi ka basta-basta makakakuha ng award dyan sa Gawad ng Lao. Napakahigpit ng criteria nila. Ako rin nakakuha na dyan. So congratulations. Ang mga estudyante yun, Dr. Lab. Mga administrator. Okay. Mm-mm. Hindi, tinatanong ko nga eh, kasi hindi ko alam yung grupo. Academicians. Academicians. Ang hirap kumuha ng award dyan. Brother June. Ano to? Prestigious ito. Oh yes. May prestige. Prestige. Brother June, tapos na po ang 1 minute nyo. Wala ako natin yung the buzzer. kasi Dr. Lab, natakot si EJ sa iyo. Kasi pasaway yung batang yan. Pero pagdating sa'yo, behave siya. Takot sa'yo, Brother June. Sinisigawan ko yan. Ang nandiyan ako. I love ko yan. I love you, Jane. Lambingan lang po namin yan. Ha? Dr. Lab, mamaya-maya, ikaw na susunod. Ha? Mag-i-extra lang kami. Ha? Thank you. Mel Bellarmino, marami. There's si Mel Bellarmino. Pasalamatan ko lang. Nag-congratulate din siya sa atin. Thank you. Asa partner, nakikinig din sa atin si John Lapus. Director John Lapus, nagdidirekto, nakikita ko yung pangalan niyo, partner, pag may mga shows eh. Sabi ni John Lapus, nanay ni Rina Reyes, si Baby O'Brien, na anak ni Paraluman. Tama dyan, no? Kasi ang daming nga nag-reminis eh. Si Jason Mabale, nakikinig ka raw, pinapabatik ka. Direct,
John Laws. Very talented. Thank you po sa panunod. Ma'am Lily. Ay, sorry. Sige, partner. Sige, Ma'am. Ma'am Lily ng DepEd. Hello po sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig. Of course, Jetchet Capis at si Joven Nunag. Kahit pala tayong storya, may award naman tayo. Partner, padalhan mo palagi ng pera si Jetjet para may pang merienda kami. Kanina, ano ba ako? Pera kami. Padala ba ako? Alawan ba ako? Hindi ba pwedeng GCash? O Smart Padala? Alawan. Tsaka Cebuana ba ako? Ano ba kayo? Akala ko sasabihin mo, Sugar Mommy ba ako? Sunod na yon. Asukarera di mama. Wow, ganyan ka daw, partner. Na-imagine mo ba sarili mo na ikaw ay ano, asukarera di mama? Hoy! Asan si Bigornia? Naputol. Nawala. Dr. Love, ikaw na iwan. Nawala na. Nawala na, na Bigornia. Doris, magpapaalam na tayo. Oh, Doris, anong tawag natin sa kanya? Asukarera? Sabi ko, kung may na-imagine ba niya yung sarili niya na pagtanda niya, siya ay maging isang asukarera de mama. Para namang desperate na yung taong asukarera. Ganda-ganda ng Doris Bigornia. Hahabulin yan. Ay, oh my God. Hindi ka ba ano? Sinungaling ka. Doris, oh, si Dr. Love, oh, may sinasabi, oh, pero natatawa siya. Oh. Ayaw mo na siya, Dr. Love, no? Naiwan na tayo, iniwan na tayo. Iniwanan tayo ng Doris. Ano ba siya? Anyway po, sakalan po ng mutya ng masa, Doris Bigornia. Ako po yung lingkod, Alvin Alshipo. Hanggang bukas po, ah, kuntuhan ulit tayo. Susunod na po, Brother Jun Banag sa programang Dr. Love. In just a few seconds. Bye-bye. Mag-relax na kulitan at tawanan para araw mo na may gumaan. Alvin El Chico at Doris Bigornia. SRO!